Welcome back sa Free Thinking Pinoy Channel. Sa video na ito, maikilala ninyo ang 10 pinakamalaking isda na nahuli ng mga mangingisda. Mula sa higanteng pating hanggang sa dambuhalang mola-mola, ilan lang yan sa mga naglalakihang isda na inyong mahikilala. Number 1. Isdang tuna. Tinatawag itong tulingan o di kaya ay bariles sa wikang Pilipino. Noong year 1979 sa Nova Scotia, Canada, nahuli ang pinakamalaking tuna sa kasaysayan. May sukat ito na 16 feet at timbang na 678 kilograms. Sa buong mundo, ilang beses nang nakahuli ang mga mangingisda ng higanteng tuna. Dito sa Pilipinas, ordinaryo na sa mga mangingisda ang makahuli ng malahalimaw sa sukat na tulingan. Ang probinsya ng General Santos City ang kinikilala bilang tuna capital of the Philippines dahil sa dami ng tuna na inaangkat rito. Isa itong biyaya para sa mga mangingisda dahil ang ganito kalaking isda ay naibebenta sa halagang 60,000 pesos. Wow! Sobrang daming dilata ang kasya sa isda na to! Ilang beses nang nakunan sa video ang mga tao na nakakahuli ng higanteng tuna. Para kang nanalo sa loto pag nakahuli ka nito dahil sobrang mahal ang bintahan nito sa merkado. Number 2. Megamouth. Tinawag itong megamouth dahil sa napalaki nitong bunganga. Isa itong uri ng pating na kayang humaba ng 18 feet at tumitimbang ng 1,200 kilos. Kahit malahalimaw ang laki ng pating na ito, hindi mo sila dapat katakutan. Yan ay dahil sa ang mga megamouth ay filter feeder. Ibig sabihin, wala itong matutulis na ngipin at tanging mga krills o maliliit na hipon ang kaya nitong kainin. Noong July 2022 sa probinsya ng Camiguin, aksidenteng nalambat ng mga mangingisda ang isang patay na megamouth shark. Tumitimbang ito ng 1 tonelada at may haba na 12 talampakan. Marami sa mga lokal na residente ang aminadong ngayon lang daw sila nakakita ng ganitong uri ng pating. Ikaw ba, kung may makikita kang megamouth shark, alam mo rin ba na hindi ito agresibong hayop? O baka mapalangoy ka ng mabilis dahil sa matinding takot? Number 3. Tiger Shark. Noong January 2016 sa Barangay Balibago sa bayan ng Lian, Batangas, aksidente na namang nalambat ang isang uri ng pating. Sa pagkakataon na ito, isang tiger shark na may haba na 13 talampakan at may bigat na 800 kilo. Ito ang salaysay ng nakahuling mangingisda. Patay na ho kasi nung iaho namin ng pateng. Gawa ho nga ng pagkabalot ng lambat sa pating para hindi na ho siya nakapaggagalaw gawa ng balot ng lambat. Medyo nakakatakot ang makainkwentro ng ganito kalaking tiger shark dahil kilala itong umaatake ng tao. Sa bansang Australia, dito nahuli ang pinakamalaking tiger shark sa kasaysayan. Ito ang mismong litrato na kinuna ni Geoff Brooks, ang mangingisda na nakahuli sa tiger shark. May haba ito na 18 feet at tumitimbang ng 1,200 kilos. Kasimbigat nito ang isang rhinoceros. Nahuli ito noong August 2015. Nakakatakot palang lumangoy sa dagat ng Australia. Baka may makasabay kang tiger shark habang lumalangoy. Ah! Tiger shark! Tiger shark ram me! Number 4. Whale shark. Ang mga whale shark o botanding ang kinikilala bilang pinakamalaking species ng isda sa buong mundo. Kahit sinong tao ay manliliit kung mapapatabi sila sa higanting butanding. Kaya naman sobrang laking abala sa mga lokal na residente ng Manila Bay nang may mapadpad na patay na butanding sa kanilang dalampasigan. Naaagnas na raw kasi ito kaya sobrang baho. Dahil dyan, nagtulong-tulong ang mga tao upang buhatin ito at isakay sa truck para itapon sa malayo. Hindi ito naging madali dahil ang butanding ay may bigat na 1 tonelada at haba na 16 na talampakan.
Pero alam mo ba na ang pinakamalaking whale shark ay nahuli sa bansang Pakistan noong February 2012? May haba ito na 55 talampakan at timbang na 7,000 kilo. Kinailangan pa ng dalawang crane para maiangat ang katawan ng butanding. Ang whale shark na ito ay mas mabigat pa sa dalawang elepante. Ang laki, no? Sino mag-aakala na ang ganito kaliit na baby shark ay pwedeng lumaki na kasing bigat ng balyena? Number 5, Great White Shark. Sa lahat ng pating sa karagatan, ito na ata ang pinakakinatatakutan. Ito kasi ang pinakamalaking predatory fish sa buong karagatan. Ayon sa iba, kumakain raw ito ng tao. Noong January 2018, inanod sa dalampasigan ang pagkalaki-laking Great White Shark sa Dipakulaw, Aurora. May haba ito na 17 feet. Ayon sa mga residente na nakakita sa pating, patay na ito ng kanilang madatnan sa dalampasigan. Ito ang natatanging panglimang beses na may namataang Great White Shark sa dagat ng Pilipinas. Noong 1986, naitala ang pinakamalaking Great White Shark na nabingwit ng isang tao. Nangyari ito sa Montauk, Long Island, New York na nabingwit ng mangingisda na si Frank Mundus. Ayon sa sumuri ng pating, may timbang ito na 1,500 kilos at haba na 18 feet. Mas mabigat pa ito sa dalawang baka. Ikaw, gaganahan ka pa rin bang lumungoy sa dagat kung may ganito kalaking pating? Pero kung ganito ka-cute ang shark, bakit hindi? Oo nga pala, kung nag-enjoy ka sa ating kwentuhan, don't forget to click the like button. Maraming salamat! Number 6, Marlin. Kapag nakakita ka sa dagat ng higanting isda na may mahabang nguso, malamang yan ay isang marlin. Dito sa Pilipinas, ilang beses nang may nauhuling marlin ang mga mangingisda. Gaya ng sa video, kamamanghaan mo ang marlin na nahuli ng mga tao dahil may sukat ito na aabot sa 12 talampakan. Ayon sa vlogger na nag-upload ng video, naibenta nila ang isda sa halagang 65,000 pesos. Noong August 1953, nahuli ng mangingisda na si Alfred Gladwell ang kinilala bilang pinakamalaking marlin sa buong kasaysayan. May haba ito na 15 inches at bigat na 700 kilos. Ang isda na ito ay kasing bigat ng buffalo. Dahil sa laki ng isda na ito, maraming mangingisda ang magsasabi na ito ang pinakamahirap hulihin sa lahat ng mga isda. Kaya naman kung magkataong makahuli sila ng dambuhalang marlin, talaga namang ipinagmamalaki nila ito sa lahat. Number 7, Sunfish. Alam mo ba na ang mga sunfish ang may titulo bilang largest bony fish o yung isda na merong tinik o buto? Ang mga butanding kasi ay walang buto, hindi gaya ng mga sunfish. Kilala rin ito sa tawag na mola-mola. Dito sa dalampasigan ng Tagum City, pinagkaguluhan ng mga residente ang sunfish na nahuli ng mangingisda. Ito raw kasi ang unang beses na may nakitang sunfish ang mga tao sa bayan ng Tagum. Pero alam mo ba na ang pinakamalaking sunfish ay inanod sa dalampasigan ng Portugal noong December 2022? Ayon sa sumuri ng sunfish, may lapad ang katawan nito na 11 feet at may bigat naman ito na 3,000 kilos. Grabe, ang mga sunfish pala ay kasing bigat ng isang elepante. Kung may makita kang sunfish, huwag mo itong kakatakutan o di kaya ay sasaktan. Yan ay dahil sa kahit mukha silang halimaw, ang mga sunfish ay mas mabait pa sa mga kuting at tuta. Number 8, Oarfish. Pamilyar ka ba sa isda na oarfish? Ito yung isda na may napakahabang katawan na may hahambing sa mga sea monsters. Alam mo ba na kaya nitong humaba ng 36 feet? Kaya naman sa tuwing napapadpad ito sa dalampasigan, maraming lokal na residente ang nagigimbal sa itsura ng oarfish.
Noong January 2017 sa Barangay Masaw, Butuan City, nakita ang dalawang oarfish na 11 feet ang haba. Pagkalipas ng isang buwan, natagpuan sa Carmen Agusan del Norte ang 10 feet na oarfish. Wala pang isang linggo, pinagkaguluhan ang dalawang 12 feet na oarfish sa Libagon, Southern Leyte. Ayon sa mga nakakita sa patay na isda, hindi na raw siya nagulat sa kanyang nakita dahil ilang beses na raw kasing may napadpad na oarfish sa kanilang dalampasigan. Sa laki nito, 10 tao raw ang kinailangan para buhatin ito. Kinalaunan, inilibing nila ang mga oarfish sa tabing dagat. Dahil sa dami ng oarfish na makikita sa ating bansa, isa itong patunay kung gaano kasagana sa likas na yaman ang Pilipinas. Number 9, grouper. Pamilyar ka ba sa isdang lapu-lapu? Grouper ang tawag rito sa wikang Ingles. Sanay lang tayo makakita ng maliit na lapu-lapu, kaya kakaunti lang sa atin ang nakakaalam na pwede itong lumaki ng may malahalimaw na sukat. Nitong December 13, nagulat ang mga residente ng San Andres Catanduanes matapos ng mahiganting lapu-lapu ang nahuli ng mga mangingisda. Ayon sa mga nakahuli rito, may timbang ito na 163 kilos. 7 katao pa nga ang nagtulong-tulong upang buhatin ang higanting isda. Ayon sa Guinness World of Record, ang pinakamalaking grouper ay nahuli ng mga mangingisda sa dagat ng Fernandina Beach, Florida. May bigat ito na 300 kilos, kasing bigat na ng isang inahing baboy. Nangyari ito noong May 20, 1961. Parang bigla tuloy akong natakam sa steamed lapu-lapu. Ang panghuli sa ating listahan ay ang mga giant trevally. Maaaring mas kilala mo ito sa tawag na maliputo. Dito sa Pilipinas, madalas hulihin ang trevally o maliputo para ihawin. Bihira lang ito kainin ng mga Pinoy dahil medyo mahal ang per kilo ng isda na ito. Kahit pamilyar sa iyo ang isdang maliputo, marahil ay hindi mo alam na lumalaki ito ng sobra-sobra. Lumalaki ito ng 5 talampakan at tumitimbang pa nga ng 80 kilo. Dahil sa sarap at laki ng katawan nito, madalas itong pinupuntirya ng mga mangingisda. Napakasulit kasi kung makahuli ka ng ganito kalaking isda. Kung ikaw ang tatanungin, alin sa mga isda na ito ang gusto mong maka-face to face? Whale shark o megamouth? O ito pa, alin sa mga isda na ito ang may masarap na karne? Tulingan, maliputo o lapu-lapu? I-comment mo na yan sa ibaba nang mabasa namin ang iyong opinion. Ngayon, andito na tayo sa ating shoutout portion. Hello kay Cyrus John Dayag. Hello rin kay John Zane at belated happy birthday kay Jared Sevilla. Shoutout kay Philippines Ball. What's up kay Ethan James de Guzman. Zanji Archivido Solas. Kenneth Alegado at kay Pogiko 123 Champ. Maraming salamat sa inyong panunood. Now see you guys on my next video. To FTP viewers, thank you so much sa panunood mo na aking video. Kung nagustuhan mo ang video na ito, subscribe na sa FTP channel. Don't forget to hit the bell button para updated ka sa mga bagong videos. Paalam!